Ayan, so ayan, welcome to my vlog. So ayan guys, isang panibagong sender na naman ang babasahin natin ang kanyang kwento. So ito, kanyang kwento ay ganito. Ganito yung kahaba yung kanyang kwento. So, start ng kwento ko, bunso ako sa 8 kaming magkapatid. Lahat ng suporta ng kapatid ko at magulang na sa akin. Sana all. Lahat ng gusto ko, tinutupad nila. Saan gusto ko mag-aral, pinayagan akong mag-aral. Nag-aral ako sa Bacolod noong high school hanggang nakagraduate ako. Isa din ako, Corps Commander ng Bacolod City National High School. Hindi kita naabutan. Doon din ako nag-graduate ng high school, tapos nag-aral ako ng college sa UNO. Di nila alam ni mama na puro barkada ako. Di ako pumapasok, nabagsak ako sa first semester. Tapos pinatuloy pa rin ako ni mama, di nila alam na buntis na ako noon. Tinago ko lang sa kanila, tapos sa kalaunan, nalaman din ni mama, okay lang sa kanya hanggang nakapanganak ako. Pinag-aral ulit ako hanggang second year college. Second year college lang ako kasi namatay na si mama, wala nang magastos sa akin. At may anak na din ako, nahinto ako nung time na yun. Di ko matanggap na wala na si mama, na bagsak din buhay ko. Kasi nakasalalay ako sa kanya. Sira na buhay ko kahit di ko alam gagawin na natuto ako tumayo sa sarili kong paa. Nagsama kami ng ama ng anak ko, tapos nadagdagan anak namin. Okay naman buhay namin, kompleto sa gamit. Nagsimula din ang kalbaryo ko na wala na kasi ang asawa ko, maraming bisyo. Sinaktan na ako noon, parati galit na pagod at sa paghahanap buhay. Puro pinatuloy ko pa rin, nagsisin man ako sa huli, na hanggang nahuli ko na nagloko na pala. Kaya pala parating galit sa akin. To the act na nahuli ko sila ng kaibigan ko na nakapatong. Shucks, nakapatong talaga. Asa na? Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Nabaliw ako noon. Wala ako sa sarili ko, pero di ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Na-depress ako noon. Gumaling ako at doon ko sinimulan ang bagong buhay. Na nakipaghiwalay ako sa asawa ko at nag-abroad ako. Sinuportahan ko mga anak ko, pero di na ako bumalik sa asawa ko. Sa awa ng Panginoon, binigyan ulit ako ng pagkakataon na mag-asawa ulit. Binigyan niya ako ng mabait na tao sa isang taon ko palang dito sa Oman, nakapundar na kami ng bahay gamit sa pagtutulungan namin. Pareho at sa awa ng Panginoon, tanggap niya ang buo mga anak ko. At nagtulong din siya sa pagsuporta. Tahimik na buhay namin ngayon at napatawad ko na din ang ex ko. At nagkasundo na kami ng mga bata, magsuporta na lang kami pareho at mag-asawa na din siya. Masaya pag nagpatawad ka ng kapwa-tao mo. Yun lang. So, ayan guys. Ang letter ni sender. From Morsha. So, ayan guys. Thank you so much. At tapos na. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe.